Let us all welcome Dr. Bernardita Estabada. Maraming salamat po, ma'am. So, magandang umaga sa iyong lahat. So, ako po ay si Dr. Bernardita Tabada, ang provincial veterinarian ng province of Siquijor. Kung speaking of Siquijor, ano ba ang nalalaman niyo sa Siquijor? I know, popular, very popular ang small island ng Siquijor sa iyo, di ba? Hindi nga ako nagdadala ng bara ngayong araw na to. Maganda, kung hindi magandang balita ang dinadala ko, nasisiguro ko na gagayumahin din kayo sa Siquijor native cattle. So, hindi na magtatagal yung introduction natin. So, ang presentation ko ngayon is about the commercialization of Philippine native cattle for optimum production of Siquijor beef. So, as per introduction, ito po is one of the BAR funded projects. So, at natapos na yung project namin at ito na yung presentation at i-share na namin yung result. So, for the information of the group, itong project na ito was conceptualized at saka yung project leader na talaga ito is si Dr. Agapita Salsis, yung professor ng animal sa Department of College of Agriculture ng UPLB. Siya ay isang animal breeder at siya talaga ang project leader. So ako, yung parang implementer kami doon sa province of Siquijor as the provincial veterinarian. So, ito na yung next. Ah, ito. Up. Ay, hindi. Ah, oh, yeah. So, sa ito yun ang cattle inventory as of July 2017. So, this is for the whole Philippines. So, predominantly ito ay backyard. Konti lang yung commercial. Tapos, makita nyo sa Central Visayas ranked 4th sa distribution of cattle inventory. Pero yung Siquijor Island was named as second highest in cattle density for the whole Philippines. So magtaka kayo bakit a very small island pero yung density ng cattle production second siya kasi kadamihan sa mga taga Siquijor, yung crop production namin, kunti lang kasi mainit doon, tapos walang yung terrain niya rolling, so livestock production lang talaga ang parang mas hiyang. So, yun, most of the farmers are venturing into cattle production. So ito, so, dadalhin ko kayo sa probinsya, ang Malaparaiso na probinsya ng Siquijor. Alam nyo ba na sa Siquijor, ang dami talagang tourist. May statistics na ngayon, recent statistics na siya ang pinakamaraming tourist, yung top tourist destination sa whole Philippines. So, makita nyo doon, pag galagala kayo doon sa Siquijor, makikita yung marami talagang tourist. May nakabikini pa at nakabra lang. So, maraming mga vitamins ng yung mga mata. Tapos, yun. Ito ay may 6 na municipalities lang. At, yun, maliit lang talaga siya. Then, ito ay part of the, one of the 4 provinces in Central Visayas. Tapos, nandun lang siya sa yung parang tuldok lang siya sa map. Then, yung cattle production is 100% backyard. Then, potential source of beef
to its neighboring cities like Bohol and Dimagete. So most of our cattle are brought live. So hindi kami nagdadala ng meat sa mga sa baka namin, kundi yung live lang talaga ang dinadala namin, mostly to Bohol and Dumaguete or Cebu. Then, average export of our export per year is 1,870 heads. So makita nyo, kahit yung isla namin maliit lang, and yet we are exporting almost 1,000 heads per month ng baka. So, ano talaga, in Siquijor province, we are more than 200% sufficient in beef. So we are slaughtering 1,000 heads per year. Then, oh, ito yung Siquijor native cattle. So kahit may marami nang na-introduce like Brahman, very popular na kasi malaki at saka ano siya, magaling siya sa tropics. Yung Siquijor native cattle, maganda din ang performance at saka hindi yan nawawala sa taga Siquijor kasi nga sa mga ito na mga characteristics. Raised as dual type of cattle, so pwede siyang magiging meat at pwede din siyang magiging ano talaga siya, ginagamit siya as draft animal. So hindi yan naninipa. So very safety yung farmer kasi yung mga Brahman nakikita niyo doon sa Mindanao, pag hindi niyo na maayos ang pagdala, sinisipa yung ano, yung oo, nagdadala yung farmer. Baka yung itlog ng farmer madadali pa, di ba? Pero pag ito yung ano, yung Siquijor native cattle, ano talaga sila, very gentle. At saka nakita nyo, yung male na cattle, umaabot din, kahit native, umaabot din siya ng more than 400 kilograms. Then premium meat grade. So, per researches, especially conducted by Dr. Salsis, ang meat ng ang beef ng Siquijor native cattle, kahit siya maliit lang, pero yung beef niya, iba pag mga upgraded na beef, galing sa upgraded na cattle, pag ilagay mo sa refrigerator o kung minsan matagal-tagal na, yung sibo makikita mo na. Pero itong sa beef ng Siquijor cattle, very tender siya at saka wala siyang sibo. So, very healthy talaga kasi siya. Kasi yung kinakain niya, pure grasses lang. At hindi lang yung grasses. May mga, kahit mga dahon-dahon ng mga, ano, ng mga kahit ano-anong mga kahoy doon, yung mga shrubs na makikita mo sa gubat ng Siquijor. Excuse me pala, yung Tagalog ko hindi magaling ha. Bisaya na Tagalog, so understand. Tapos, itong excellent reproductive traits. So, itong, ano, yung babae na native cattle, mag 6 months na yung, ano, yung anak niya, buntis na siya. So, tulad ng, ano, ng tao, ano yan, siguro, pag inimis sa gobyerno, kasi anak ng anak ng anak, so every year, may cattle talaga na isa. So, magaling siya. Next. So, ito nga ang sinasabi ko sa iyo, yung Siquijor native cattle na bull. Umaabot siya ng more than 400 kilograms. So, maganda siya. So, it is more, ito pa rin ang ibang mga characteristics niya. More tolerant to heat. So, kahit yung mataas na init, so, nag-resist pa rin siya. Hindi siya nagkasakit o ano, hindi din siya daro pa rin siya ng ano pa rin siya, yung parang nag-araro pa rin siya ng nag-araro. Tapos, having higher fertility and survival rate, so, mas mataas yung fertility niya, so, mas marami siyang mga guya. Tapos, having wider dietary preference. So, sinasabi ko na sa iyo, hindi siya nangangailangan ng mga complicated na mga pagkain. Kakain lang siya na kung ano-ano yung makikita niyo sa gubat. Mga dahon pa nga ng mga kahoy, mahogani, tapos yung ng lubi, tapos yung saging, kumakain siya. Tapos, aunio para lubi. Better carcass quality compared with the grades. So, minimension ko na sa unahan na
maganda talaga ang beef ng cattle. Sabi nga ng iba, yung marbling quality niya, pag may matama na interventions, comparable siya sa Wagyu beef. So, kung talagang inaasikasuhin siya, tapos i-ano mo siya, bigyan mo siya ng tamang pagkain, tamang management, maganda talaga ang quality ng beef niya. So, next. So it is for this reason na sinadok GG, nakikita nila yung malaking potential ng Siquijor native cattle. So, nakundak itong project na ito funded by BAR. So, ang objective namin for this project is to quantitatively describe the socio-demographic profile of the native cattle raisers. So, para ma-studyhan din namin kung ano talaga ang mga tao na nag-raise ng native cattle, then to develop the native beef grading standard, kasi wala yan sa amin. Yung pagbenta ng ano namin, ng cattle namin is yung meat lang at saka bones. So wala na yung mga ibang classification at saka yung grading system. Tapos to develop the native beef cuts. So yun din, isa yan sa mga activities na ginagawa ng project na to. Then also to develop the native beef products and byproducts. So aside from the meat and the bones, we venture into processing and other product development. So, assessment of the production system of Siquijor. So, yung study was conducted sampling of 48 respondents in the 6 municipalities of Siquijor. Then we have gathered the socioeconomic profile, the support services, the production management system, and the problems encountered related to cattle production. So ito yon ang socioeconomic profile of cattle raisers in Siquijor. So average age is 53.5. Then almost ano lang, same lang yung 6 male at saka female. Then so walang gender equality. Ano lang, may gender equality. So kahit babae at saka lalaki, pwede. Yung education nila, so makita nyo, kadalasan elementary lang. So, tapos, yung household size is maliit lang. Tapos yung farm size sa Siquijor, maliit lang talaga. Yung sa dyan na hectare is medyo mataas-taas, pero yung actual talaga, siguro sa mga na-interview nila ng mga cattle raisers, pero in general, mga 0.25 hectares lang talaga ang average land holding ng mga taga Siquijor. Then, the rural status, so mostly are almost all, 50-50 also, almost. You owned and tenant. Then, yung income, maliit lang talaga, 1,000 to 5,000. So, yun lang ang income ng mga taga Siquijor, pero ano na sila, they are satisfied. Then other sources of income, so agriculture. Then for membership to cooperative, so marami ding mga taga Siquijor na member ng cooperative. So, for the next table, the availability of support services for the smallholder cattle raisers in Siquijor. So, through the provincial veterinary office and other related agencies, attached agencies, we have conducted seminars. So, mataas din yung mga seminars na na-undergo ng mga raisers namin. Tapos yung nakita nyo sa technicians availability, 97 ang taas kasi 6 municipalities lang. Tapos very commutable yung yung lugar namin. So, pag masakit ang baka, so punta kagad ang mga technicians. Then, access to marketing assistance, maliit lang. So, Then, source of animal health services, so public, walang private na provider ng animal health services. Then, source of marketing assistance,
So, traders talaga. Then, access to credit, wala. Parang kunti lang. Tapos, hindi din, isa lang kasi ang rural bank na nag-offer doon na, ano, na, ng credit for farmers. Then, form of credit is mostly stocks. Teka. So, for the breed preferences of small cattle raisers in Siquijor, so nakita nyo, Brahman, mas mataas yung Brahman, pero second na yung native. So, nag-prefer talaga yung mga farmers namin ng native kasi madaling ang manganak at saka resistant to diseases. Then for stocking rate, so the number of heads, so mostly the cattle raisers have one or two. So 63%, 62% of our raisers have one to two cattle in their backyard. Then, so the population of the cattle of population by kind, it is the cow who has the most. So, mas marami silang babae para breeding. Then, the mating system is mostly artificial. Konti lang yung natural. Oh, ito yun ang picture sa during the conduct of the socio-demographic profile of the Siquijor native cattle. Then, yun. Para ma-scrutinize talaga or ma-analyze yung native cattle o yung cattle industry ng province of Siquijor, nag-conduct ng value chain analysis ang project na ito at nakita natin na ang mga key players, ito yung mga key players. So, they have yung beef cattle raisers, traders, wholesalers, retailers, then abattoir, meat processors, and yun, total is 132. Then, ito yung value chain analysis. So, from cattle, from the raisers, pupunta yan sa mga traders. So, from traders, pupunta yan sa wholesalers, at minsan, pupunta din yung direct sa local end consumers at saka sa food service providers. Tapos, yung mga minsan, yung traders mag-direct yan sa mga wholesalers or retailers o sa local end consumers. So, ano lang, hindi talaga complex ang value chain analysis ng cattle production sa Siquijor. Konti lang ang mga players sa value chain. So, yun ito ang one of the interviews. So, ito mga stakeholders ang ina-interview nila. So ito yung ang mga analysis, one of the conclusions of the value chain analysis. So, these were areas of improvements observed in the distribution process of the Siquijor beef cattle value chain. Concentration of market information to selected players in the chain. So, yung cattle, yung parang ang nanginginabang lang talaga, yung mga traders lang, di ba? Kasi sa yung mga raisers, may nakaano na yan ng mga ahente. Tapos, parang mora lang talaga yung kuha nila. So, yung traders. Tapos, traders to dadalhin na yan sa other provinces as live. Hindi yung mga, sabi ko, mga meat o mga process. So, wala na yung mga value-adding technology, wala na yung processing. So, parang, direct lang siya from input supply, then direct na to marketing. Wala nang mga processing o ano pang mga value-adding technology na ina-introduce. So, inadequate options for new market entry of the commodity in the province. The reason for this, yung itong concentration of market information to... Ay, teka muna. Okay. Kasi, meron pa. Meron pa pala. Kaya kini... Three pointers were discussed in the distribution area of the value chain as factors that stopped the growth of the industry. The inability of key players to transport meat cuts away from Siquijor. So, ito one of the major constraints. So,
wala kaming double A abattoir. Pag may wala kang double A abattoir, yung isang province na walang double A abattoir, hindi yan pwede na makatransport ng meat to other provinces. Kasi, ano yan, bawal yan. So, yung meat namin, ano, yung cattle namin, hanggang sa live lang talaga. Kasi yung meat, for local consumption lang. So, for our province to be enable us to transport our meat to other provinces, so we have to construct a double A abattoir so that we can transport our beef to other provinces. So isa yan sa mga constraints. Tapos the lack of exit points in the province. So yung mga ano namin, yung mga baka din namin, hindi nga masyadong, yung isa lang ang port of entry namin na parang major na yung mga ship nagpunta doon. Tapos yung mga barko doon, hindi din nagtatanggap ng mga live animals kasi gusto nila yung live animals na ilagay pa sa isang parang naka-container kasi natatakot sila na magtatae, magdodumi at saka mag-iihi. So gusto nila siguro mag-ano na lang yung mag-diaper na talaga yung baka para hindi madumihan yung ano niya, nung barko. Then low number of players engaging in distribution. So yun na, ano lang, konti lang yung traders, konti lang yung financiers. So parang ang mga racers namin, walang ibang magagawa kundi ibenta lang talaga as live. So ito na didiscuss na rin natin. So yung number two, inadequate options for new market entry of the commodity in the province. So walang mga options na yung mga baka namin ay makikita namin yung mga bagong market kung saan kami maka-establish ng other market para mabenta ang ano namin, baka. Then ito. So, para ma-solve yung mga ano natin, mga shortcomings sa industry namin, so itong project ay nagko-conduct ng food safety training. So, ito ay para malalaman yung mga nag-venture into processing na ang kailangan talaga is food safety. Kasi it is very important na they will be observing food safety para mabenta yung mga processed products natin. Kahit na sa in all segments like yung slaughtering at saka yung processing. So, food preservation training. Itong, ang project din ito kasi ang problema din doon sa Siquijor, yung mataas nga ang init, so yung pagkain problema. So kaya minsan may napipilay na ng mga racers kasi ang pinakain nila yung sa baka nila is yung mga dahon-dahon na ng mga kahoy. So umakyat sila, umakyat doon sa gubat. So minsan na ano sila, nahulog. Oh, so ito, feed preservation training. So the project introduces the use of indigenous materials then it preserved to para during summer may papakain sa mga racers. Then, so commercialization activities. So ito na yon. So para maging yung product namin is ma-develop, so para yung like sa slaughtering, nag-conduct ang project natin yung slaughter and meat fabrication training. So hindi lang talaga yung meat at saka yung bones. So ngayon may ano na, yung meron na may rib eye, may steak, may, so may iba-ibang ano na, may iba-ibang cuts na na-introduce natin para mas tumaas yung ano natin, yung price ng beef natin. Tapos, ito nga ang ginagamit natin, slaughter data. So, ina-introduce natin ito sa mga cooperatives na nag-venture ng project ng meat cuts para malaman talaga nila kung okay ba yung ano nila, yung business nila. So, ito. At para malaman din niya yung income nila at saka yung profit. So, sa ngayon, ito na ang ginagamit ng cooperative na parang immediate recipient natin sa project na to. So,
ito. Carcass data. So ito yung mga, ito rin. Tapos ng meat fabrication, nag-conduct tayo ng, isa din sa mga trainings na ginagawa ng project na ito is the meat processing training. So, sa ngayon, yung co-op, yung katulayan, multi-purpose cooperative, ay siya ang recipient ng activity na ito. Tapos, yung native beef namin, especially yung beef tapa, mabintang-mabenta. Ini-introduce namin doon sa Department of Trade and Industry. Tapos, ongoing na yung product packaging at saka yung branding. At nakita, marami talagang orders na ngayon. At hindi nga sila maka... Yung ang demand mas mataas kaysa production. Kasi mahirap din makakuha ng native cattle. Biro mo yung isang native cattle doon, mag-cost lang yun ng 6,000. Tapos pag i-process daw yun, iabot daw yun ng mga 10,000. So yung markup nila mga 2,000. So yun ang ano nila. Kasi maliit lang talaga ang native cattle ng Siquijor. Pero pag with the right interventions, mas lalaki yun. At saka mas gumanda yung meat, ano niya, yung marbling quality niya. So ito yun ang meat processing training na ito ang nag-conduct dito is si Dr. Cynthia Olivares together with Camille. Ito din sa UPLB din ang mga resource persons namin. So nandito din si ang mga kasama ni Camille. Tapos ito nga ang mga products na ginagawa namin. Pinaprocess namin is beef floss. Itong beef floss parang pang ano ito, pag mag-inuman parang ano ba, pulutan. Tapos corned beef, beef tapa at burger patties. Sa ngayon, itong beef tapa talaga ang pinaka-popular namin. Kasi ito lang ang parang pinoproduce pa due to lack of ano, yung materials. Tapos burger. Ito 'yon ang mga ano namin. Mga makita na yung kita namin sa processing. So 'yon ang capital. So may ano siya. Ang yield niya is 1.1, so ang total cost is 305.96. That is per 340 kilogram. At saka ground pork. Then, for beef floss, ito. Then, for beef tapa, so yan. Itong beef tapa, binibenta namin at 450 pesos per kilo. So, yun. Ito ang mabenta na mabenta. Kulang nga. At ito ang binabalak namin na parang gagawin namin na yung ano namin, banner product namin sa Siquijor. So parang Siquijor beef, not just a healthy beef. So ito, hopefully maging successful kami sa pag-develop ng Siquijor beef. Then ito ngang corned beef. Hindi pa kami masyadong nag-ano ng corned beef. Pero yung kilogram na binibenta namin is only 350 per pesos per kilogram. Then, ito. So part of the advocacy and product promotion activities is nag-participate kami sa 14th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition. Yan sa Mall of, MOA? Sa Mega Mall, diba? Sa may Mega Mall. So, yan, marami talagang nabenta namin, parang naubos. Marami ding interested ng beef namin. Tapos, ito. So, yan ang cooperative na nag-venture ng meat processing, beef, native beef processing. Tapos, so, isa rin sa mga advocacy
activities namin ay nag-conduct kami ng cooking contest like last February 5 to 6. Then, yun, ito ang nanalo. Oh, ito ba itong nanalo? Parang hindi. Ito, stir-fry with vegetables. Then, ginataang baka. Yung native beef teriyaki. Oh, ito ang nanalo, yung Maria. Tapos, nandun si Nat. Sana native beef kari-kari. At yon, yon ang mga ano namin. So, thank you. May mga questions po ba? Oh, sige sir. Sige sir. Sino po may question? Morning po, ma'am. Question ko po. Ang question ko po ay since it is backyard, ano po ang kanyang ratio for per cattle sa land area? You mentioned also na nag-prepare din po ng silage para sa tag-init. But then still, ano ang effort ng cattle raiser para to make sure na sustain ang pagkain since karamihan ng panahon ay natural ang kanilang pagkain sa paligid? Yun po ang question ko po. Yung ano, sinabi ko, yung land holding, average land holding nila is only 0.25 hectares. Pero marami naman kasing lupa doon sa ano sa Siquijor na yung may-ari, yung abroad o nandun sa Mindanao, tapos parang neglected lang na ano ba, na areas. So, doon nila ilagay yung mga ano nila, yung mga baka nila. Kasi yung ano nila, production system nila, pag umaga, dadalhin nila sa mga meadows or sa mga parang mga forest, mga shrub areas. So, pinapakain nila. Pag mga 9 o'clock na, dadalhin na naman doon sa shed lang nila. So, kahit may backyard ka lang, okay na yun. Hindi talaga yung kailangan ng tulad ng mga commercial areas na kailangan ng mga malalaking like paddocks na may mga grasses. So, hindi yun ang ano. So, pwede lang na may may backyard ka lang na may cattle shed para pag mainit na, ilagay sila doon. Pero tapos pag kahapon, kumukuha din yung mga farmers ng mga dahon, yung mga lubi, saging, at saka kung ano-ano kahit na makikita nila na dahon na edible lang, hindi yung poisonous, pinakain talaga nila sa baka. At yung baka naman hindi mapili. Kumakain sila kahit ano. Yung mga ano nga, yung mga sa dagat, yung ano yun, mga mangrove, kinakain nga nila. Okay. Before the second question, first allow us to thank Dr. Tabada. Dr. Tabada, thank you very much for that presentation. Palakpakan po natin si Dr. Tabada. For the second question, sir. So, bali yung ano, bali yung native cattle ng Siquijor, wala siyang pinipili na rasyon, feed ration, ano? So, walang feed ration doon mismo sa Siquijor. So, ang kinakain doon, all edible leaves. Yes, all edible leaves. Pero pag summer, yung farmer bumibili ng pollard. Parang ano lang, supplement lang siya. Ano yun, ma'am? Ano yun? Pollard, yung ano yung feeds yun na ano yung feed. Galing sa... Ration yun. Bali ano siya, manufactured feeds, you know? Oh, yung sa wheat. Yung galing sa... Sa wheat plant. Yung grass, opo. Yung sabi niya, pollard. Opo. So, wala kayong ano doon, wala kayong sa feed preservation activities nyo, wala kayong ginagawa yung silage or i-upgrade yung feed ng baka. Like for example, sa mga leaves, no, ng mga edible leaves na kinukonsumo ng baka, hindi nyo yan gina-upgrade like for example, mga fermentation process upang i-preserve during summer.
Wala ba yun? Actually, ano, yun ang isa sa mga activities na ini-introduce sa project natin ngayon. Tapos meron na rin yung sa Department of Agriculture nag-introduce, pero parang hindi talaga popular. Pero ngayon, as an yung offshoot ng seminar na kinukondak namin, kasi sa summer na ito, matagal ang init, so every barangay inaano nag-fund na ang provincial government para ma-introduce yung feed fermentation for use during the summer. So wala kayong mga silo, mga ganun, di ba? Oh, wala talaga. Hindi pa yan popular. Okay. Thank you, ma'am. Regarding po sa breeding process, yung native po ba, pwede po bang i-crossbreed sa Brahma? Oo. Artificial insemination, very popular yan. Pero ngayon, since nakikita namin na ang pure native beef is talagang maganda, walang halo na mga ano, mga pure breeds o mga crossbreeds. So, nag-promote din kami na mas maganda na may pure native beef talaga, at saka yung ano, yung mga upgrades, iba din yon. Ilang percent po ba pag crossbreed ka sa native at saka sa Brahma? Bali, halimbawa kung gusto mong mas lumaki yung baka mo, ilang percent sa Brahma, ilang percent sa native? Okay lang naman siguro yung native at saka yung Brahma, kasi yun ang popular na breeding system namin, native at saka Brahman. Kasi ini-introduce na nga natin yung artificial insemination. Makita nga sa presentation na 72% ng farmers natin ay nag-utilize ng artificial insemination services. So, siguro 50-50 lang, tapos mas lumaki pa yung ano, yung breed ni Ao, yung ano niya, pag inaano naman, ibang like 50 then 75, parang ganun. Yun ang binibinta namin sa labas, yung ano, yung upgrades. Hindi yung mga native, kasi hindi naman yan pinapansin yung native ng mga traders, kasi parang logi din. So ang na ano, ang lumalabas is yung mga matataba at saka yung ma healthy talaga, kinakain sa taga Cebu, taga Bohol, at ito yung taga Siquijor, yung mga maliliit lang. Yun lang ang nabibinta. Well, good morning po. Nabanggit niyo po doon sa presentation niyo na hindi niyo po nabanggit yung mga about corn. Corn. Saka kulang po kayo sa mga pagkain, sabi niyo sa presentation niyo. Hindi po ba kayo gumagamit ng mga corn o corn silage? Yung corn nga sa amin, kulang nga sa ano namin pagkain. Kasi sa food production, sa as far as crop is concerned, hindi sufficient ang Siquijor province, like corn at saka rice. So, nagdi-depend kami sa ibang provinces like Mindanao, Bohol, na pagkain like rice and corn. So, hindi na aabutin yung corn na ipakain sa ano namin, sa hayop namin. Ano lang talaga, for human, ano lang, human consumption lang corn. So, kung magamit kami ng corn, yung ano na lang, yung mga stalks, at saka yung parang hay, hindi pa nga kami nag-practice ng feed preservation. So, ngayon nag-introduce na kami yung mga hay making at saka yung silage making. Pero yung corn talaga na yung ear, yung pagkain na corn, hindi yan nakakain kasi hindi iabutin sa hayop, sinisiguro na yung tao. Ang ganun. Thank you po. Okay. Any more question? Si sir, tapos si sir. Sir, please go ahead. Morning po, Doc. Based po dun sa title ng study nyo, gaano ka ilang percent yung increase ng production based dito sa study nyo kung i-adapt ko tong research niyo po, ma'am, sa native cattle po? Ano?
sa yes, as far as yung sa meat fabrication, hindi pa nga namin nakuha talaga yung ano, kasi kaana yung project namin, yung sa processing, yung beef tapa lang muna ang ano namin. So makita namin na more than 33% yung increase sa production ko, yung profit compared to ano lang, compared to yung traditional na preparation lang, yung meat at saka yung meat and bones. So hopefully, kasi may co-op na talaga kami na nag-introduce ng may project kami under the Philippine Rural Development Project na sila yung costing 6 million pesos na sila ang nag-undergo ng product development like beef choice cuts marketing. So yun, ito ang ano, meat fabrication na talaga ang introduce namin. So hopefully mas ano, mas ma-develop yung product. Good morning, ma'am. Pwede ba ilabas sa Siquijor yung bata pa na cow? Bata pa sila. Bata pa? Oo. Tapos? Alimbawa, kasi pwede ba sila sa enclosed lang sila ilagay? Alagaan mo? O pwede rin siguro. Pag, ano, wala nang, kasi yung system na ginagamit nila is yung confined sila during the night at sa pag araw, pinaano sila, pina-grace. Grace, yes. Pero may nag-undergo din ng, ano, ng yung feedlot, cattle patining, parang, ano, sa, hindi yun sa native, ano yun, yung sa mga upgrades. Mga, pero hindi pwede yung native, hindi pwede siya. May, ano, baka pwede kasi may ano kami, may ini-introduce na kami na project ngayon under ATI, yes, na yung parang feedlot style. So, involving, using all the native cattle at i-introduce namin yung iba-ibang mga treatments ng mga pagkain, kung ano talaga ang group ng pagkain na magkabigay ng pinakamagandang result ng beef. Pero pwede ilabas sa Siquijor yung bata pa ng mga bata. Ay, ilabas? Yun ang question nyo? Sa ngayon, ano? Kasi mag-alaga nga ako kung halimbawa, gusto ko mag-alaga. Na may ano, may undergoing siguro sa ngayon pwede pa, pero may ano kasi may naka under ano na yung resolution, provincial ordinance na sa mga siguro this year mag-start na, pero hindi pa na ano nila na iba na yung shipment ng native cattle namin kasi nakita nga may maganda siyang qualities aside from superior beef quality. Ano din siya, positive din siya sa may mga DNA or proteins din siya na pwede siyang magiging dairy type. So sa may study nga sina ibang project sina Doc GJ na itong using Philippine Siquijor native cattle as a dairy breeder base kasi may positive siya sa mga proteins na pwedeng magiging ano, cheese, excellent for cheese making, di ba? So, na-DNA test na rin yun. So, positive sila sa for dairy type. Thank you, ma'am. Okay. Sir, excuse me, if ever, saan po dadalhin? Sa Leyte. So, kung pwede from Manila, siguro what we can ask Dr. Tabada, kung meron silang study, up to what month or up to what age? Kasi you have to consider yung stress factor. Ano, kung saan, ano yung mode of transportation, probably. Because we have to bear in mind, may, baka may mga mortality. So, total, meron po tayong value chain analysis. That is a possible question po. Kung halimbawa lang naman, may mga interesado, from Siquijor to Leyte and to Manila, factoring, ipa-factor in po natin yung mode of transportation, yung time, baka they can come up with a scientific explanation. Pero may project na kami na ano din, yung using native, yung semen, yung artificial insemination sa native cattle. So, yung ano, may semen laboratory na kami na mag-engage ng artificial insemination using the Siquijor native cattle. So, pwede din yun siguro naman. Kasi natapos na yung building at saka yung equipment na lang ang inaano namin, kinukompleto.
hopefully this year or next year makumpleto na yan, pero magte-train na kami ng yung para tao namin for semen extraction. May bull na kami na ready, yung native bull. So parang ganun na. Marami na ring nagtawag sa amin na entresado sila sa native cattle. Good morning po, ma'am. Okay. Kamustahin ko lang po, ma'am, yung status nung karne nung native cattle niyo sa Siquijor. How is the marbling po? Yung marbling po ng karne. Magaling nga, makita natin kasi may 'di ba may study si Doc Jet na pinakita yung marbling ng Wagyu at saka marbling ng ng Siquijor. Parang comparable siya. Kunti lang ang kulang. Parang ganon. Yung mga fats niya parang interspersed talaga equally sa meat. So, maganda ang marbling quality niya. Pero kung i-compare niyo po, ma'am, yung laki ng native... Maliit na maliit. Compared po sa Wagyu. Kasi maliit din po ang Wagyu eh. Pero yung sa meat siguro niya, mas makapal. Yung sa native Siquijor cattle, parang manipis lang. Pero kasi yan, pinagalagala lang kasi yan. Pero siguro pag i-feedlot type yun, mas maano siya. Mas bumaga yung niya. Meat niya. Okay po. Salamat po, ma'am. So, wala na po. Ay, meron pa. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Last two, ma'am. Sige po, one and meron pa hubang pahabol? Oh, sige, one and two. Thank you. Ma'am, sa atin backyard raising no ng cattle, meron po tayo na encounter na inbreeding. O pag yun pag native cattle, madalas talaga yung nangyayari. Yung ma'am, native. Eh ma'am, ano natin intervention to avoid inbreeding? Kasi pag inbreeding, di ba, lumiliit nga rin. Oo, lumiliit. Tapos plus, minsan may mga abnormalities lumalabas. So, ano magiging prevention or intervention natin po? So, yun nga, siguro, yan ang rason na yung mga native cattle mas lalong lumiliit. Kasi inbreeding, makikita natin na sa... kadalasan yung native cattle hindi sila nag artificial insemination pag native lang pero tapos yung bull nila malaki, so ngayon mag-introduce na kami ng artificial insemination. Yun pa lang ang parang intervention. At saka yung so popular rin ang artificial insemination namin, so yun na nga ang yung mga upgrades. Yung native in-upgrade namin ng ng mga Brahman using artificial insemination. Parang gano'n na rin. Hello. Yung sa akin po, ma'am, follow-up lang yung sa question kanina. Kung how can we, yung kapag kuha ng cattle from your, city, from Manila to... From Siquijor to Manila or Masbate or any province within the Manila, papaano? Or saan kami magfa-follow up kung ready na siya, kung kailan kami pwedeng makakuha? Siguro sa... Kasi may maraming mga traders naman doon. So pwede kayo doon na direct sa farmer bumili. Tapos minsan yung traders doon kayo bibili. Tapos... or transport na from Dumaguete to Manila. How nga, ma'am? Kagaya ngayon, nandito kami sa Manila. We're talking of Siquijor. How can we get in touch with the traders doon sa Siquijor? Any website or... Pwede rin sa office na lang namin. Office? Diyan po sa ano? Hindi, sa Provincial Veterinary Office sa Siquijor. Sige po. Thank you. So, maraming salamat po. Pwede yung sagutin yung yung question. Yung po kasing, if you will notice, ang is Philippine commercialization of Philippine native. The one of the, in hindsight, gusto talaga natin maprotektahan yung native. So, yun ang gusto natin to preserve the genetic pool of our Philippine native. So, probably I can ask ma'am to further explain. Okay.
Hi, good morning po. I'm Camille Tenorio from UPLB. So, I'm part of the project research assistant. So, yung question po siguro na kung pwedeng ilabas, yung sinasabi po kanina ni Dr. Tabada na meron po silang parang ordinance sa province na nililimitahan or possible po na hindi. Kasi yun nga po, pinoprotect natin. Siguro po, ano, para ma-increase yung population. And later on po kasi, since may potential po siya, comparable po siya sa Wagyu, so may potential po siya. So it may be later on, ano po siya, product po ng buong Pilipinas. Siguro sa Siquijor lang po, yun po yung siguro na pinoprotect din natin para sa province po ng Siquijor. Pero hindi lang naman po ito sa Siquijor, para po ito sa Pilipinas. Katulad din po ng, di ba yung COBE po, yun po ay isang bayan or isang municipality lang sa Korea ba or Japan. So parang ganun din po sa atin. Siguro makikinabang po tayo later on pag nagkaroon po tayo ng mas marami pang intervention, ma-develop po natin yung product, and later on po, siguro po, mas mapapadami natin yung production po ng Siquijor native cotton. Ayan po. At saka yung ano, para pag magbenta man kami, yung ano na, yung product na ng research, di ba, Doc, di ba, Camille, yung product na ng research lang yung breeder base na ng dairy cattle, so from Siquijor native cattle, so yun na for the whole Philippines, pero hindi talaga yung native cattle na now na live na ano. So yun lang. Maraming salamat. Okay, so muli palakpakan po natin si Dr. Tabada. Thank you ma'am for that comprehensive presentation.